51 bagong senior youth leaders ang itinalaga sa pangunguna at paglilingkod ng Southern Luzon Mission Adventist Youth Ministries. Sila ay kinilala matapos ang isang linggong training na sinunda ng commissioning ceremony na ginanap sa Panikwason, Naga City. Si Christian Ed Bonggon ang maghahatid ng balitang may pag-asa. Ang Southern Luzon Mission ay nagkaroon ng SYL training and commissioning dito sa Panikwason, Naga City. Isang makabuluhang kaganapan para sa komunidad ng Seventh-day Adventist Youth ang isinagawang Senior Youth Leadership Training and Commissioning dito sa Bicol Region. Pagkatapos ng isang linggong pagsasanay, 51 kabataan ang itinalaga bilang isang ganap na Senior Youth Leader. Minarkahan nito ang isang mahalagang sandali sa misyon ng simbahan na pangalagaan at paglingkuran ang mga kabataan nito. Salamat sa Panginoon. Sobrang maganda yung experience dito sa SYL training. It was really so wonderful that I have learned as a trainer or as a newly commissioned SYL leader that I need to go. And more so, not only going, but to go with Jesus Christ each and every time. I am happy. Sobrang masaya yung buhay ko na that I am a leader now who has been commissioned by the work of the Lord. I appreciate the Lord because the leaders of SLM, they organize this training and also this commissioning for us to be equipped for the ministry of Christ Jesus. Thank you so much. It was wonderful and nice experience here at our training. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagsasanay sa mga kabataang leader para sa paglilingkod. Ito ay nagpapaalala na hindi lamang sila ang hinaharap kundi ang mga kasalukuyang pinuno ng simbahan. Ang pagsasanay na ito ay nagbigay ng mga kinakailangang kasanayan at espiritual na pundasyon upang matagumpay na maipalaganap ang ebanghelyo at mapaglingkuran ang kanilang mga komunidad ng may dedikasyon at pag-ibig. So sana lahat na mga na-commission, batch 1 and batch 2 ay lahat makagraduate. So lahat na inyong napakinggan, lahat na inyong natutunan sa ating pong online and face-to-face training and especially the commissioning ay hindi lang ito marinig kundi makita sa ating pong araw-araw na paglilingkod. Ang tunay na pamumuno sa simbahan ay dapat linangin at paunlarin sa pamamagitan ng nakatuong pagsasanay at espiritual na paglago. Commission SYL 2024, we will go! Mula dito sa Panikwason, Naga City at may layo ning makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Edreslin Bunggo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.